pa rin pala sila tapos sa pag-ano, sa pagbubuto-buto nila. Siguro nalaman na kung sino yung nanalo, kaya yung nanalo is ano, sinsa nagalaw ang himpun. Ayan o. May isang bus pa, hanggang sa taas ng bus may nakasakay talaga. Ang init, naglalakad sila, grabe. Oh, may nanalo siguro. Siguro nanalo yung ano nila kasi nag-ano sila eh, nagtawag dito. Yung may pinag-ano sila eh, tawag dito, anong, tambol ba? Nagtatambol-tambol sila. So, may nanalo na. Alam na siguro nila kung sino yung nanalo. Kaya ayun, pinagdiwang nila yung nanalo sa ano. Daming tao. Pakita natin dito saglit. Grabe yung daming tao. Ingay. May pulis. O, yan o. Sasakyan ng pulis yan. Nasaan na yun? Bakit ang tagal lumabas? Siguro, ah, nag-U-turn pala sila doon sa kabila. Hindi sila dito dadaan. Nag-ano sila doon sa kabila doon. Kaya hindi na natin sila makikita. So, ayan guys. Ito yung mga kambing namin. Ayan. Ang kukit ng mga kulay niya, no? Tapos, ayan. Ito na lang yung natila sa amin na tatlong kambing. Kasi kahapon, yung kambing na mabiyanan ko, may isang kambing siya at saka isang anak. Binenta ng biyanan kong lalaki kahapon. Binenta niya kaya wala na siyang silang kambing. Ito sa amin na to talaga lahat. Sa aming mag-asawa. Tapos, ewan ko kung ano yung bakit binenta or siguro napapagod na rin siya sa pagbabantay or ano, may gagamitin nila yung pera kasi may tumatawag palagi sa kanila na naniningil. So, ayun, kaya binenta, ewan ko. Sabi na asawa ko yung benta daw nila is 9,500 daw. Yun yung sabi ng asawa ko. Katapos ko lang maglabaw, ayan na. Nasampay ko na. Nag-hand wash lang ako niyan. Kasi mainit naman ganito namang masyadong mainit. Kaya mag-hand wash, okay lang mag-hand wash. Tapos mabilis lang din siyang matuyo. Ayan yung bahay namin, patapos na soon. Yung motorbador, nag-ano muna kumain. Tapos yung gumawa ng CR namin, hindi muna siguro sila papasok ngayon. Siguro sumama sila sa paglari. Ayun o. Grabe. Ayun o. Mamaya ulit po. Itong mangga, kaya ginagawa siyang ganito. Inislay siya ng ganito. Kasi bibilad siya ng sikat ng araw. Hanggang sa mag-dry siya. Tapos, pag magluluto kami ng dahon ng gabi, ito yung ilalagay para hindi makati yung gulay, ng gabi ba. Ewan ko, dito yun, ganito sa kanila dito eh. Ayan. Nakaisang ano din ako oh. Nakaisang tawag dito eh. Mangko. Hinsili, nasali pa. Ayan. So, ilalagay natin yun sa refrigerator. Ayan, ano, nalaglag ng isa. Ayan. Nilagyan ko siya ng plato sa ano sa baba para hindi siya madumihan ba. Ganyan, ganyanin lang. Tapos hindi na talaga yung tatakpan kasi pag tatakpan pa siya, hindi na siya maano sa sikat ng araw. Hindi na siya magdadry. Diyan ko na lang siya inilagay kasi naman sa plato ilagay. Parehas lang din naman. So, ayan. Guys, ito yung itatakip sa CR namin. Sa baba niyan, may bakal na yan. Tapos pag maging dry na siya, bubuhatin ito tapos ilalagay doon sa may CR.
Ito yung kumbaga itatakip nila sa yung ginawa nilang tawag dito eh. Butas ba? Ano ba to? Lalalala. May slide na rin taon. Ayan, tatakip siya dito. Tapos, ito na yung bahay namin. Ayan. Kaya pala siya ginawa ng butas-butas kasi lalagyan pa ilan nila ng kawayan para maging tungtungan nila ba? Para maging patungan nila pag ano, pag akit sila dito sa taas, lalagyan nila ng bato. Kaya pala yun, akala ko, ginawa nila ng butas para style yung pag hangin ang lumabas, hindi pala. Ginagawa nila ganyan, oh. Doon sila na, ano, pumapat, doon sila, tawag dito, eh, Bisaya na lang ko, eh. Dira sila magtungtong para masaka dira yung kuhan sa taas, magbutang silag bato. Ayan, oh. Yung dito, sakto na yan, yung line dito, side dito. Yung ito na lang, at saka yung doon, at saka dito, konti pa. Ayan. Tapos itong siya, gagawin sana nila ngayon. Pero ang problema, tawag dito eh, hindi nila nagawa kasi may lupa dito. Kaya naka-stop sila sa pagtrabaho. Kailangan itong kunin yung lupa. Nung kailan yun, nagbungka lang dito nun. Tapos itong lupa na to, yung kapitbahay namin, ayan. Nanghingi sila ng konti para pangtapal nila sa kanilang abuhan din ba? E di nag-react yung menan kong lalaki. Sabi niya, bakit daw binigay yung lupa? Yung lupa daw itatapon daw dyan. Okay naman na yung lupa na yan dyan. Tapos, kunwari, kung itatapon man dyan, sino yung magbubuhat? Walang magbubuhat. Kung magpapabubuhatin man ito ipapagawa sa trabahador, kukuha sila ng bayad din. Yung ano yung gagawa nito, kagaya na kanina nung kinausap ng asawa ko nung gumawa nito sa CR. Kapitbahay lang naman namin, nandyan lang naman. Ayan, si uncle yung gumawa nito. Tapos yung anak niya, ayaw nilang maghakot ng lupa na ito na walang bayad, na walang ganun-ganun na lang ba. So, kailangan talaga magbayad. Ang bayad pa naman, ang mahal ang kuha nila, 850 yung kuha nila bawat araw. Tapos, pero okay lang din naman, sulit din naman yung bayad kasi mabilis silang maggumawa ng trabaho. Tignan mo, ilang days lang nila ito, ginawa 3 days lang ata, tapos patapos na. Ayan. Tapos kung hahakutin man to, itatapon doon yung lupa. Diyan, oh. Kanina, oh, ayan, oh. Diyan, kanina yung asawa ko nagbungkal diyan. Kanina yung asawa ko naghakot noon. Umaga. Pagising niya, naghakot siya kagad nito. Tapos, hindi niya kaya na siya lang mag-isa. Tapos, ang init pa ganito, pagkainit. So, sabi ko, sige, tutulungan na lang kita, tayo na lang dalawa. Pero ewan ko kung kailan namin matatapos ito. So ayan, nahakotin namin ni mamaya pagkatapos namin kumain. Hindi pa kami kumain eh. Yun na. So yun nga guys. Yun dito sa likod, wala siyang bintana. So ang ipapagawa ko dito, ginawa nila ng mga ganyan butas-butas, diba? Kasi anuhan nila, papansa kanila ng kawayan para dyan sila tumungtong. Hindi pala yan ginawa na para hangin yung pumasok sa loob. Tapos, ang ipapagawa kong ano, parang bintana, style na bintana siya kasi hindi na siya pwedeng lagyan ng bintana kasi masyado na siyang mataas. Gaganyan yung paggawa ko. Parang, ano tawag dito eh. Pinapaganyan, papakita ko sa inyo ha. Naguguluhan ako eh. Gihang ako ministry. Ayan, ipapaganyan namin. Ayan o. Style na ganyan. Dito, ganyan na lang yung gagawin namin dito para pumasok naman yung sikat ng araw. Tsaka para hindi madilim sa loob. Tapos yung dito side na dito sa likod na to na bahay namin is isa lang yung bintana. Ito lang yung gitna na kwarto. Na yung una kasi talagang usapan is ito yung gitna na magiging kwarto ng mga bata, tapos ito dito yung sa amin. Tapos yung doon sa first, yun na yung kitchen na gagawin namin. 'Di ba nga po yung una is nagawa na yun ng pintuan dito sa first na ano, pero nilipat. Kasi nga yung bala ko nga kasi talaga gagawin pa siya ng parang ano eh. Gagawin pa siya ng parang lakaran ba? Ayan.
dito konti na lang para maging kapantay na dito, tapos okay na. Tapos lalagyan na siya ng yero. Ayan. Tapos dito naman, sa side naman dito, is yung mga nilagay, bakal. Ayan o, mga bakal yung mga nilagay na ganyan. Tapos dito sa harap naman ng bahay is dalawa yung may bintana. Ito yung kwarto namin. At saka ito yung, ano, yung kitchen namin. Sana. Yung naging, una kasing usapan is ito yung magiging kitchen, diba? Pero kaya nga lang, tapos yung una ko talagang gusto ko talaga, dito yung mga pintuan. Ayan, isa-isa dito. Tapos dito, gagawan siya ng parang isang lakaran lang ba? Kahit ganito lang siya kaliit. Kasi kung lalagyan natin, hindi kaya eh. So parang lakad lang tayo ba? So ipapantay natin siya, gagawan siya natin ng space para panglakad, para maging makulong din yung ano, parang lahat sa loob na ng bahay. Tapos doon siya gagawan. Tapos yung CR is dito na, palakad na dito. Tapos dito sa dito naman banda, is gagawa ulit ng isang pintuan. Ayan. Yung pintuan na palabas papasok, dito banda gagawin. Side dito sa gagawin nating highway dito. Parang kumbaga highway ba. Tapos, ewan ko, highway ba? Basta highway na lang tawag ko. Ayan. Tapos, isa dito pintuan. Tapos, isa dito pintuan sa nakaharap ng mga binan ko. Kasi hindi naman pwede na pintuan dito, tapos papasok, palabas doon pintuan din. So dalawa yung gagawin kong pintuan para for emergency ba, yung ganun. So ganyan, kukulong natin siya dyan. Sama natin sa CR yung ganyan. So hindi na rin ako kailangan lumabas pa sa CR. Kung pupunta ko na siya, hindi na ako kailangan lumabas. Parang andito lang, balakad lang. Isa lang talaga yung pintuan natin. Papasok sa kwarto, palabas dito sa ano, sa papunta sa CR. So isa lang. Ayan na yan. So ayan. Puntahan natin yung benan ko. Umiyak na yung CR. Puntahan natin yung... Nagbigay ako ng pagkain sa benan kong lalaki eh. Ang init. Yung tomato, maliliit na tomato kanina. Dito ko siya in harvest oh. Ayan. Kasi papatay na yung dahon niya eh. Kaya dito ko siya nilagay. Tanungin natin yung binan ko kung ano pang idadagdag niya. Kukit ng mga kambing namin. Ah. Hey, bye.